wala, mahirap man pero kailangan gawin. Para sa pamilya, Pinoy ako, may agimat ng dugo ko. Hello everyone, kailan lang nagpaalam kami na goodbye Vancouver, ngayon naman goodbye Edmonton. Pabalik na naman kami sa work. Ayan si Dinsky, nagde-drive papunta sa airport. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan si Kuya Sean, panganay ni Dinsky, si Mrs. Ano, hello naman kayo. Hello! Kasama sila maghahatid sa amin sa airport. Ang bilis lang nung 6 days. Parang ganun lang. Balik na naman kami, another 24 days na naman na straight bago kami pabalik dito. Kwentuhan tayo mamaya sa airport habang nag-aantay kami ng flight namin. Stay tuned lang mga ka-adventure. Guys, dito na kami sa airport. Na guys, alis na yung aming mahal sa buhay. Pauwi na sila. Yan pala yung body ni Dinsky. Dumihan na oh. Ay paano kinaruwas naman eh. Ako kinaruwas ko rin kahapon yun. Bye bye. Ito yung pinaka mahirap sa parte ng aming trabaho. Yung paalis na. Kabaliktaran to nung pauwi kami nung nakarang linggo. Kasi excited. Ito ngayon yung mabigat. Ayayay. Wala tayong magagawa. Ganun talaga Ganun talagang buhay. Ito yung uri ng aming trabaho. Kaya pag tinanong nyo kami kung sanay na ba kami, hindi pa rin. Hindi pa rin talaga. Mabigat lagi. Pagpaalis, malalaki na yung mga anak namin. Yung bunso nito, dalaga na. Yung bunso ko, binata na. Pero mahirap pa rin talaga. Mahirap sabihin na hindi sanay mo ko. Napaka ipokrito namin kung yun yung sasabihin namin. Hindi talaga, hindi makakasanayan. 7:30 yung flight namin. Doon ang security na to. So, diretso tayo sa loob? Doon na lang tayo magantay? Oh, wala na antayan dito. Sabi na. Guys, papasok na kami sa security. Guys, dito na kami sa security. Pakunti ng tao. Kaya mabilis lang to. Hindi ko mapikir ako anong gate tayo dito. Itong gate ko, wala nakalagayo. Number. Antayin natin yung nagpabook. Yun guys, every month, ganito yung namin, routine, pauwi, balik, ganun ang ganun. Ano ba ang flight natin? Yung may nakalagay ang EC251. Check lang namin yung flight namin, 251. Ayan o, 251 o, 2005 na. 1930 dati. So, delay tayo ng 30 minutes. Ayan na. Ayan. 50. Okay, gate 50, delay kami ng 30 minutes. Punta muna kami Timis, sabi ni Dinsky. Eh, Dinsky, ang kape, pang paalis ng sama ng loob. Yan guys, kailangan natin itawa na lang kahit na deep inside malungkot. Ito yung tinatawag ko na nag-abroad na. Nag-abroad pa uli. Pambihira. Ayan yung Timis oh. Ayan guys, ito na yung namin, boarding gate. Ayan guys, dito na kami sa gate namin, boarding gate. Ito, kape muna tayo habang nag-aantay ng flight. Delay ng 30 minutes yung flight namin. So ang oras is alas 6 pa lang, 6:05. Ang flight namin is imbis na 7:30 magiging 8. Ayan, nakuwento ko sa inyo kanina, babalik na naman kami doon sa trabaho namin. Bibilang na naman kami simula bukas ng 24 days bago kami makakabalik dito, bago makapag-off. So habang ganun, ganito yung buhay namin yan. LDR,
Ayan, kausap ko si Mrs. Sila yung naghatid sa amin kanina. Ayan, ayun, nandun na rin sila sa bahay. Ayan na sila, nakauwi na rin. Yun yung buhay ng ano, field job. Yung work namin nasa Burnaby, Vancouver. Schedule namin is 24 days and then 6 days off. So yung napanood nyo yung ano, yung nakaraang video, yung Goodbye Vancouver. Yun yung ano, actually yun yung first week off namin sa year na to. So ito yung second deployment namin or assignment for this year. Ayan, another 24 days. Ang balik yata namin is, hindi ako nagkakamali, February 21, yun yung last day ng work namin. Ako, dun sa Kalakal Boys, ako yung pinakabago dito sa, ano na to, linya na to. Yung field job. Ayan, sila Dinsky, medyo matagal na yan. Kumbaga, veterano na yan. So ako yung newbie. Ayan, yung sabi ko nga kanina, kung sanay na ba kami, kung itatanong ninyo, ako, personally, hindi pa talaga. At mukhang hindi ako masasanay yung bang malayo sa pamilya. Hindi ko alam, hindi yata makakasanayan yun eh, kahit sino. Pero yun yung tawag ng ano, ng ating trabaho. Yung linya na to, kaya wala, mahirap man, pero kailangan gawin. At siguro nga, yung 24 days parang wala na yun kumpara din sa iba, di ba, mga nag-a-abroad. Kagaya nung una akong mag-abroad, hindi pa yung dito sa Canada, yung na-assign ako sa China, nung sa Pilipinas pa lang kami, na-assign ako sa China ng 1 month, 2 months, ganun, tapos uuwi ng 2 weeks. Yung pakiramdam ko talaga, ang tagal na yung 1 month na yun, yung 2 months na yun, sobrang tagal. Pero nung napunta ako dito sa Canada, 2010, nabot ako ng 3.5 years bago ako nakapagbakasyon sa Pilipinas para kunin yung pamilya ko. Yun yung pakiramdam ko, yung 3.5 years na yun, parang 10 years or more than 10 years ako nawala sa pamilya. Ganong katagal. Tapos ngayon, hindi ko akalain na yung magiging linya ng trabaho ko ay magiging ganito uli. Kasi sa bagay, ano naman to? Pinlano ba? Kaplano? Hindi naman to yung basta na lang in-assign ako or something. Talagang umalis ako dun sa dati kong work para lumipat dito, para makasama tong mga to. Yung mga nandito sa Canada na nagbabalak ng ganitong klaseng linya, siguro narinig nyo na to, yung about sa field job. Mostly talaga nasa oil to, sa oil industry, oil and gas. Eh, ganito yung ano, ganito yung setup. Yung iba naman mayroong 14 days, 4 days off or 5 days off. Mayroon namang 21 days, tapos ano, 7 days off. Yung yun nga, yung sa amin, yung company namin itong year na to, binago nila, ginawa nilang 24 days, tapos 6 days off. Bawat company, iba-iba yung ano, iba-iba yung schedule ng pasok o nung days ng ano, number of days ng deployment at iba-ibang lugar. So yung ngayon, yung work namin ngayon is nasa Burnaby, Vancouver. Within this year, matatapos na yung project na yun. Hindi namin alam kung saan yung kasunod. Pwedeng sa ibang lugar na naman uli. Sigurado na yan talaga sa ibang lugar or dito lang sa Edmonton. By the way, taga Edmonton nga pala kami. Dito kami nakatira, nandito yung pamilya namin, kami lahat ng mga Kalakal Boys. So, maring dito lang around Alberta province yung magiging project. So, magiging ganito na yung ano, yung routine ko. Ganito na yung routine ni Lance Adventure. Ito na yung magiging adventure ng buhay ko. Travel. Madalas talaga nagka-travel. So ngayon, every month, nagpa-fly kami. So ngayon, ito, goodbye, ano na na, goodbye Edmonton. Hindi naman, kumbaga, hindi malaki yung adjustment kasi yung mga kasama kakilala. Kasama ko sila sa apartment, kaya kumbaga yung pag-a-adjust ay hindi mahirap. Matagal na kami magkakasama, lalo na to, kakaibigan na, maraming pamilya na talaga. Si Gary yun, family friend din yun. Hindi na, ano, hindi na naiilang sa bawat isa. Yeah, magkakasama kami sa bahay. Isa yung schedule namin, yun yung ano, bonus. Yung bonus doon. Ayun, kung itatanong nyo sa akin kung worth it ba, kung malayo sa pamilya yung work ng 24 days, personally, yeah, sa akin, oo, worth it. Kasi nga, kung hindi, wala na ako dito. So, baka bumalik na ako sa trabaho ko.
dito lang sa town, around town lang. Every night ay nakaka-uwi or every day nakaka-uwi ako sa bahay. So worth it talaga. Sa madaling sabi, yun lang yung ano, yun lang yung talagang dahilan kaya ano, kaya ginagawa ko to. Or ginagawa namin to na magtrabaho malayo sa pamilya. Dahil yung income ay talagang sulit naman din talaga. So yun, mga kababayan na mga nandito sa dito na sa Canada, dito kay sa Alberta or isang province man kayo, kung may mga tanong kayo about sa ganitong klaseng trabaho, comment below lang. Kung may maisasagot ako, sasagutin ko ng aking abot ng aking makakaya. At marami tayong mga pagtatanungan itong mga to, pagtatanungan din natin sila, yung mga kumbaga diskarte, mga ganun ba. Yung uri pala ng trabaho yun, kung gusto nyo din malaman, ang line namin is blasting and painting. So sandblasting and painting, yun yung line namin. So sa field job madami kasi ano yan, mostly construction, di ba? So yun yung naglalagay ng pipeline, yung mga ganun, nagtatayo ng mga bagong tangke ng oil. So napakadaming ano diyan, napakadaming trades. So isa na ngayon sa amin yung painting, isa na sa mga trades yun. So other than paintings, napakadami, electrical, welder, heavy equipment operator. Ang dami. So hindi ko lahat maisa-isa sa inyo. So ano ka ba? Medyo mahaba na itong kwentuhan natin. So tsagain nyo lang. Ngayon dun sa mga interested nga, yun, mag-comment lang kayo. Or comment nyo kung ano yung gusto nyo yung topic about dito sa job na to. Gusto nyo malaman yung mga ibang detalye. So yun, comment below lang mga kababayan. Kahit sa mga ano kayo, province, pwede yun. Posible yun na makapasok kayo sa ganitong klaseng trabaho kung interested kayo. At yung sahod, yun, sa ibang ano na, yung topic about sa sahod, siguro i-board ko na lang yun. Mag-gather muna ako ng mga information para doon, para ma-detalye ko sa inyo ng maayos. Kung matatag ang loob mo, buo ang loob mo, pwede ka dito. Ganun lang yun. Yun lang talaga yun eh. Yun, pagdating naman para sa pamilya, lahat talaga kinakaya natin, di ba? Tayo pa, mga Pinoy pa. Sabi nga sa kanta, di ba? Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Diba lang yan, may agimat ang dugo natin. Kaya natin yan. Yun nga pala, paid yung flight namin. Back and forth. May naka-allocate na budget para dun sa flight namin. Ang kailangan lang namin is maghanap ng ticket na sakto or less dun sa allocation na yun, sa amount na yun. So kung makakasave ko, makakuha kami ng ticket na mura, pwede may masisave pa kami. So yun ang sinisikap namin, na makahanap kami ng ticket na mura, tsaka dun sa araw na yun din, after work. So ganun lang. So mga midnight nung araw na yun, nandito na rin kami sa Edmonton, sa pamilya na kami, diba? Parang wala kami nasayang na araw. Na ngayon, yung pabalik naman, kagaya ngayon, yung gabi din ang pinukuha namin ng flight para buong araw nasa bahay pa rin kami, nasa pamilya pa rin. So ngayon, pagdating namin ng dun sa apartment sa Burnaby, ayan, bilis na lang ready para sa akin ng bukasan, kasi bukas yung day 1 namin. So, ayun, tutulog na lang. So, ganun, talagang minamaximize namin yung araw, oras at araw. Doon sa day off namin or week off. Yung 6 na araw namin na off, na talagang sa pamilya, sa pamilya lang talaga. Sinusulit namin ba? Hindi naman to ano eh, yung oras naman para sa pamilya, hindi paramihan ng oras to eh. Usapan dito is yung quality time, di ba? Quality time with the family, yun naman yung pinaka-importante. Maiksi man yan, basta masaya kayo, yun yung pinaka-importante. At sigurado ako na agree kayo dun. Yun, ang dami ko na yata na kwento sa inyo. Antayin ko na lang yung inyong mga comments. Huwag kayo mahiya mag-comments. Basta wala lang foul ng mga comments ha. Doon naman sa mga makapanood nito na nasa field na, comments below mga bro, doon sa experience din ninyo, at kung saan field man kayo, anong trades kayo, diba?
baka pwede nyo i-share, makita ng ating mga kababayan. Ako din, kumbaga, malaman ko din yung ano ninyo, trades ninyo, or kung saan man kayo naka-assign. Malay nyo, magkakasalubong lang pala tayo dun sa isang site. Magkikita-kita lang tayo dun. Yun, siguro hanggang dito lang muna. Ganito yung airport dito. Napakakunti lang ng tao. Ayan na si, ano yata to, si Dix. Dixter nga to. Ayan, isa na yung isang tropa namin. Siya yung taga-book ng ticket namin. No? Ayan o. Tropa. Dex, musta? Ayos naman. Kumusta ang anim na araw? Nagkaso. Ha? Kailan na ano? Kung bihira naman yan. Ganyan naman sa club, guys. Si Dex, tinrangkaso, tatlong araw. Anim na araw na nga lang yung off. Bago ka walang trabaho. Magkakasakit ka pa ng tatlong araw kung bihira naman talaga. Lugi na. Lugi. Pero wala, ganun talaga eh. Ayan o. Boss. Boss, mga Pilipino pa yun, boss. Siman kayo. Ayan o. Siman kami. Siman. Dito na, kumpleto na yung ano. Kalakal boys. Ayan o. Back to barracks. Chip. Ano Chip? Sampan na naman tayo? Oo, sasampan na naman. Sasampan na naman tayo. Ayan yung ano namin, Chief Engineer. Second Engineer. Ayan. Ito yung Mayor. Mayor no. Ito yung may-ari ng kusina. Si Florindo, may bagong backpack o. Tagal na yan. Tagal na yan. Ito lagi pinadala eh. Pagka-stack lang yan. Tagal na yan. Ano Chip? Parang kahapon lang tayo umuwi, Chip, ah. Pabrik na naman tayo. Anong nangyari, Chip? May extension. Oo nga. Walang pera. Parang kulang yung isang buwan budget. Alin ba doon yung kulang, Chip? Yung budget o yung araw? Ah, yung budget, isang araw. Tapa. Ano na? Pero mana agad doon kontrata. Tignan yan. Kasagban na. Kasagban na. Ayun guys, ano to? Usapang seaman. Para kami mga seaman, di ba? Ayun. Kaya tawag namin dito Chief Engineer, Second Engineer, Mayor. Ayun si Mayor. Ayun, hindi namin inaaway yan kasi Mayor yan eh. Delikado yan awayin eh. Ito mga ex kasi itong mga to eh. Ayun si Chief. Dating nasa barko yan. Ayun si Second Engineer, nasa barko din dati yan. Masaya na naman uli yung ano, Kalakal Boys, kita-kita na naman. Ah, kanya-kanyang ano to, usap sa pamilya. Ayan guys, nililipad na ako. Tawag na kami. Nakakalakal na kami uli. Hi. Thank you. Have a nice time. Thank you. Thank you. Ito na talaga. Hindi na mapipigilan to. Ayan na yung ano, tropa. Si Dongskit saka si Dexter. Doon si Denski sa likod saka si Gary. Ayan, haba ng pila. Guys, dito na kami sa Vancouver International. Welcome to Vancouver. Countdown begins. 24 days. 24 days. Eh, si Dinsky, di ko alam kung malungkot to eh. O excited eh. Ayan guys, nandito na kami sa aming tahanan. Yung munting tahanan. Ayan. Ang tao na naman yung ating pinaka magandang higaan. Tapos naman yung biyahe. Countdown begins. 24 days. 24 days. Start today. Bago makauwi ng Edmonton. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung bago lang kayo dito sa channel, please like, comments, and subscribe. Bye-bye!